Magsitayo po ang lahat. Biba poong Jesus Nazareno, amin at papuri, alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin sa Kanya na tayo'y patuloy niyang gabayin sa landas ng buhay na walang hanggan. Napapag-alabi niya ang mga pag-asa at pananampalataya sa ating puso, pagbuklo rin ng ating mga pamilya, at bigyang kahulugan ang ating paglalakbay dito sa lupa papuntang langit. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo, ang mga anak naman ninyo ay ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, ipili ninyo kami ng isang haring
mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa. Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila. Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, ganito ang gagawin sa inyo na magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karuwaheng pandigma. Ang iba'y mga ngabayo at ang iba na may lakad na mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa libo-libo at sa lima-limampo. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karuwaheng pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng ulibo at paalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng inyong anis sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae't lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kapayo at asno. Kukunin din ang ikasampung bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, idadaing ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, kahit ano ang gawin sa amin, ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa, pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway. Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, sundin mo ang gusto nila. Bigyan mo sila ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob, pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel.
Pag-ibig mong walang baliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipo ng napakaraming tao, anupat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng apat katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo doong isang eskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad na mga kasalanan mo? O ang sabihin, tumindig ka, dalin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakikita ng ganito," sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiupon lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, ang nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat,
araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Katatapos pa lang ng kanyang piyesta, pero nandito pa rin tayo. Sino po nandito nung piyesta at nagbigay pugay sa kanya? Kaya't bagamat nagpunta na rito tayo nung piyesta, narito pa rin tayo sapagkat gusto natin iparanas, ipaalam sa kanya na anuman ang mangyari, hindi tayo pang piyesta lamang. Hindi tayo pupunta lang tuwing Anuebe. Hindi tayo makikipagprosesyon lamang minsan isang taon. Kung hindi ang tunay na deboto, laging bumabalik-balik sa kanya. Ang tunay na deboto, hindi lang yung pumapanik minsan isang taon. Huwag kayong mag-alala kahit hindi kayo nakahawak sa krus, kahit hindi kayo nakapuna sa salamin, pero kung lagi kayong naririto at dalisay ang inyong pananalangin at sinisikap nyo maging tapat sa kanya, ako na ho ang nagsasabi, mas pagpapalain kayo ng Poong Jesus Nazareno. Sapagkat hindi lang tayo pang piyesta, araw-araw nasa puso natin ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya minsan pa, iparinig natin sa kanya ang mas malakas nating palakpak. Kaya nga, nagpapasalamat po ako sa inyo, sa inyong mga dasal, sa inyong pakikiisa na ang ating Nazareno 2024 ay naging banal, ligtas at maayos. Ito'y nangyari dahil na rin sa inyong pakikiisa, kayong mga tunay na deboto, at higit sa lahat, dahil na rin sa tulong ng ating mahal na Senyor. Sa matagal na panahon, 3 taong hindi tayo nakapag-translasyon, at nagpapasalamat tayo, ang Nazareno 2024, ang isa sa pinakamaraming deboto, isa sa pinakamaigsing translasyon, at isa sa pinakaligtas na piyesta na walang nagbuwis ng buhay at walang mahalagang sakuna o disgrasya nangyari. Banal, ligtas, at maayos. Yan ang gawain ng tunay na deboto. Yan ang tunay na pagpapalain ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya't magpasalamat tayo sa kanya sa matagumpay na Nazareno 2024. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Kani-kanina lamang po, bago ko pumasok sa misa, kasama ko po, nagpasalamat ako sa mga pulis, sa mga medical volunteers, sa pamahalaan, sa kanilang tulong upang maging maayos. At sabi ko nga sa kanila, alam ko yung iba sa kanila, bihira lang magsimba, bihira lang mapunta, kaya lang napunta sa Quiapo kasi na-detail dito, na-assign dito, at baon-baon nila sa kanilang mga puso't alaala ang marubdob na pananalig ng bawat deboto. Kanina nga may binibiro ko, sabi niya, kala ko, Father, tapos na ang piyesta. Ba't ang dami pa rin tao? Sabi ko sa kanya, hindi lang naman tuwing piyesta ang mga deboto, sapagkat alam nila, hindi lang naman tuwing piyesta tayo tinutulungan ng mahal na Senyor. Amen? Araw-araw tinutulungan niya tayo, kaya araw-araw din tumatawag tayo sa Kanya. Araw-araw ginagabayan niya tayo, kaya araw-araw din nakikinig tayo sa Kanya. Kaya nga't ipinakita rin ngayon sa Ebanghelyo ang isang susi.
kung gusto niya raw bang mapansin kayo ng Nazareno. Gusto niyo bang mapansin kayo ni Jesus? Sa dinami-dami ng taong naririto, gusto niyo bang makita ni Jesus, marinig ni Jesus ang inyong dasal? Narinig natin sa Ebanghelyo, ang dami din daw tao. Sabi nga sa Ebanghelyo, wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Parang simbahan ng Quiapo, wala nang matayuan. Pero sa dinami-dami ng taong nandun, ang napansin ni Jesus sa Sareno, yung apat na tao na nagdala nung paralitiko. Napansin niyo po yun? Sabi nga sa Ebanghelyo, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, tinulungan niya siya. Bakit? Sapagkat yung apat na taong iyon, nung lumapit sila kay Jesus sa Sareno, hindi yung kanilang sariling pangangailangan ang kanilang inilapit. Ang nilapit nila kay Jesus sa Sareno, yung paralitiko nilang kaibigan. Yung taong alam nila, mahihirapang lumapit, hindi makalapit kay Jesus na Sareno. Yun pala, kapag ang laman daw ng dasal mo, laman ng puso mo, hindi lang yung sarili mo, kundi lalo't higit, yung alam mong hindi makalapit, hirap makalapit, yun daw ang mapapansin ni Jesus Nazareno. Kaya ang tunay na deboto din, mga kapatid, tagapamagitan, tulay. Kaya sana yung dinadasal natin ngayon, opo, magdasal tayo, pagalingin niyo po ako, payamanin niyo po ako, palakasin niyo po ako, pero sana wag lang panay sa atin lang ang dasal natin. Baka may kakilala ka ngayon, hindi makapunta sa Quiapo kasi may sakit. Pagdasal mo din siya. Baka may kilala ka ngayon, baka kamag-anak mo pa, baka nga anak mo pa o apo mo, hindi na nagsisimba, hindi na nagdadasal, hindi na naniniwala sa Diyos. Ilapit mo siya kay Jesus Nazareno. Baka may tao kang kilala na kailangan ng magbalik loob sa Diyos. Ibulong mo siya sa Nazareno sapagkat ang tunay na deboto, tagapamagitan din, tulay, naghahatid din ng iba, lalo na yung hindi pa makalapit sa kanya. Yun daw ang mapapansin ni Jesus Nazareno. Sapagkat kapag namamagitan ka daw, ibig sabihin din nun, puno ka ng malasakit. Ang tunay na deboto, may malasakit. Hindi raw deboto ang isang manhid na tao. Sino ba yung manhid? Di ba yung manhid, tawag natin, yung walang nararamdaman? Yung naghihirap ng iba, pero baliwala pa rin sa'yo. Yung naliligaw na ng landas ang iba, pero wala kang pakialam. Yung nakikibaka na yung iba,
pero baliwala pa rin sa iyo. Ang tunay na deboto, hindi manhid. Ang tunay na deboto, puno ng malasakit. Kaya't mga kapatid, ito ang idulog natin ngayon sa mahal na pong Jesus Nazareno, na matuto tayong makita din, mapansin din, maihatid din ang ating kapwa. Huwag kang mag-alala. Baka isipin mo, eh Father, baka pag inuna kong idasal yan, inuna kong dasaling gumaling yung iba, baka hindi ako ang gumaling. Huwag kang mag-alala, hindi ka mauubusan ng biyaya. Kahit nga makalimutan mong dasalin yung gusto mo, pero idinasal mo yung iba, huwag kang matakot. Sapagkat hindi yan kalilimutan ni Jesus Nazareno. Sapagkat ang dasal ng isang tunay na deboto, ng isang namamagitan, ng isang nagmamalasakit, ang nakararating sa puso ni Jesus Nazareno. Natitiyak ko marami rito, ganoon, hindi lang sarili mo ang dinadasal mo. Siguro pinagdarasal mo ngayon yung nanay mo o tatay mo na nakaratay ngayon sa panig ng karamdaman at hindi na makalakad. O yung anak mo na nasa ospital ngayon. O yung kaibigan mo na nasa ibang bansa ngayon na puno ng takot at gusto nang umuwi. O pinagdarasal mo ngayon ng isang tao na tumigas na ang puso. Wala nang pag-asa. Ang tunay na deboto, bit-bit din natin ang kapwa natin upang idulog natin sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin na huwag tubigas ang ating puso. Huwag lang sarili ang ating isipin. Huwag lang pangangailangan natin ang lagi nating unahin. Bagkos, katulad ni Jesus Nazareno, bakit ba siya may pasangkrus? Bakit ba siya nagdurusa? Dahil ang nasa isip niya, ang nasa puso niya, ay tayong lahat na gusto niyang iligtas, na gusto niyang tulungan, gusto niyang hanguin mula sa kasalanan at kasamaan. Kaya't ang ating pagdedebosyon ay tumutulong sa atin magmalasakit at maging tagapamagitan sa ating kapwa. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto naman kami. Hindi kami magsasawang magbalik-balik dito. Hindi kami pangpiesta lamang. Narito kami lagi sapagkat alam namin lagi ka ring nasa aming buhay. Alam namin hindi mo kami pababayaan. Tanggapin niyo po ang aming mga dasal. Hindi lamang para sa aming sarili. Narito kami bilang iyong mga deboto, bilang tagapamagitan, bilang tulay, lalo na ng mga hindi pa nakakakilala sa iyo, lalo na ng mga hindi lumalapit sa iyo, lalo na ng mga hindi na kayang pumunta sa iyo. Kasama namin sila ngayon sa aming pag-aalay, pagsasakripisyo at pagdarasal. Sapagkat iyon din ang iyong ipinakita sa amin, mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga't tulungan niyo po kaming lumago sa pagmamalasakit
at pagkakaisa. Ibig po namin kayong makita. At ibig din po namin kayong ipakita sa aming kapwa. Sapagkat yun ang tunay na deboto. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura, at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at iisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo.
dugo upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Magsilutan lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sangapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos, kaya't buong galang at buong pag-ibig nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan makasarili kami. Kung minsan matigas ang aming puso at nagiging manhid kami sa paghihirap ng aming kapwa. Linisin niyo po kami, Panginoon. Tunawin niyo po ang aming matitigas na puso. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiludan lahat. Narito si Jesus sa Sareno, ang ating mapagmalasakit na tagapamagitan sa Ama. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isuubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno,
patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po yung ating opisyal na imahe na Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 na umaga hanggang 8 ng gabi. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, yung mga tumutulong po sa pagpapagawa at pag-ayos ng ating simbahan. Sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At muli, salamat po sa inyong pakikiisa ng ating nakalipas na kapistahan Nazareno 2024 ay naging banal, ligtas at maayos. At ang tema natin na tuloy-tuloy nating panawagan, ibig po naming makita si Jesus. Ipinakita natin si Jesus sa prosesyon. Ngayon, ipakita natin si Jesus sa ating buhay, lalo na kapag nagkakaisa tayo
nagtutulungan tayo at nagmamalasakit tayo. Yan ang tunay na deboto, yan ang tunay na pagpapalain ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingang ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.